Hello po sa mga friends and solid supporters ng ating BBSK! Handa na ba kayo sa isa na namang kwentuhan na magbibigay ng wastong kaalaman para sa kabutihan ng ating mga bata? Ako si Ate Mitch, ang inyong pambansang ate at head ng Council for the Welfare of Children na laging gusto ang kapakanan at pangangalaga sa ating mga bata. Makabulahang kwentuhan na may kasamang kulitan. Mga tanong ninyo, sagot ko, ito ang Bata-Bata, Sagot Kita! Bago tayo tuluyang magpatuloy, may gusto po ba kayong mga topic na gusto nyong pag-usapan natin dito sa ating programa? O kaya naman, may gusto ba kayong i-guest natin para kapulutan din ng mahalagang impormasyon para sa ating mga bata? Abay, ikomento nyo na yan dito sa ating page at isend sa ating messenger or dito sa comment section, pati na rin sa ating YouTube channel. Tama! Heto na ang topic natin today. Pag-uusapan natin ang ways to teach our children about the safe and unsafe touch. Medyo sensitibo ang ating usapin ngayon, kaya naman, patnubay na magulang ang kailangan para sa ating mga anak. Siyempre, kasama pa rin natin ang ating paboritong baby, baby ng bayan na si Baby Boopsy! Yes! Hello everyone! Hello mga kapuso, kapamilya at kapatid at sa buong mundo! Lalo na sa mga viewers ng BBSK! Yes! Kamusta ka naman ba? Mabuting-mabuti po! Ano kayo po, kamusta? Eto, mabuti pa din. Sabi ko mabuting-mabuti, pero sa Diyo, mabuti pa rin. Oh, di ba? Baby Boopsy, ang pagtuturo kasi sa mga bata tungkol dun sa stranger danger ay hindi sapat para mailayo sila sa mga child abusers. Kaya habang bata pa, ay dapat importante na malaman ang topic na to bago sila maabuso o makaabuso sa pagdaan ng araw. Ang pinakaunang hakbang para sa usaping ito ay ang pakikipag-usap at pag-inform sa mga bata. Ito na, mahalagang makinig sila. Hawakan ang kamay ng mga anak at explain na it's not okay na ito yung mga sumusunod. Not okay ang hawakan ang maselang bahagi. No touch, please! Oo! O kaya yung mga private parts, mga sensitibo yan. Kapag kami mga gumagawa na yan, ha? Kahit baby? Ah, hindi. Iba yung may mali. Wala yung may mali siya lang, ha? Ah, so, not okay for someone to touch his, her own private parts sa harapan ng anak mo. True, true. Mm-hmm. Kaya nga, alam mo, dapat ito talagang makinig. Kasi kahit sa aming mag-asawa, basta babae ang anak ko, hindi ko na siya, kahit na nung bata pa, baby pa ako talaga yan. Hindi ko pinapasanay ang asawa ko na hawakan ang private part ng mga bata. Kahit nasabi mo baby pa, kasi baka akala nila, kahit tatay nila yun, normal pa yun. Alam mo, ate kong Mitch, may kwento ko. Si Kuya Da, si Kuya Dingdong Abansado, di ba anak niya si Jada? Talagang sobrang namimiss niya yung pagkabata ni Jada. Pero nung nag-ano daw si Jada ng medyo malaki-laki na, hindi niya na daw makiss ang big si Jada kasi parang ano na nga yun, untouchable kineso. Kaya, kasi dalaga na siya eh. Oo. Kaya yun, dapat masanay ng ganun. Not okay din for someone na magsasabi na hahawakan ng anak mo ang private parts ng ibang tao. Maling-mali yun. No! Dapat layuan na kaagad-agad ang taong yun. Correct, ate kong Mitch. At not okay for someone to ask na magubad ang anak sa harap ng ibang tao at namimilit ito na picturean sila. Oh, bad po yun! Oh. Don't do that! Oo, nakakalano yun. Ugh. Not okay for someone na nagpapakita ng hubad na pictures. No. Or videos sa iyong anak, okay?
Hayaan din natin na ikumpara ng mga bata ang safe and unsafe touch. Ang unsafe touch ay kapag tinakot o sinaktan ka ng ibang tao kung sasabihin mo ang pangyayari. Diba? Nabawa, ginawa sa'yo, tapos yun, diba? Tapos, huwag ka mangyay, huwag ka mangyay. Masama yun na, nanggigigil ako sa'yo ah. At kapag sinabi ng ibang tao na huwag itong ipagsabi na kahit kanino. Oo, huwag dapat sabihin kagad. Kapag pinwersa ka ng ibang tao, nahawakan siya. Ala, hawakan mo nga itong ganito ko. No. Oh, diba? At syempre, kapag ang paghawak ay nagdulot sa'yo ng nervyos at pagkatakot. Oo, diba? Kapag ang taong humawak sa'yo ay, alam mo yung parang hindi ka comfortable yun. Unsafe touch yun. Okay? Correct. At kapag ang isang tao ay hinahawakan ka sa parte ng katawan na ayaw mo pahawakan. Yes naman. Ipaalam din natin sa mga bata na minsan maging ang safe touch ay nakakasakit din. Ha? Nangyayari ito kapag nasa ospital. Kailangang hawakan ang mga bata ng doktor para sila ay gamutin. Check! Yan ang halimbawa naman ng safe touch. Kasi di ba mga doktor naman sila. Opo, at saka nasa proper place naman po sila. At syempre, Ate Kong Mitch, paano naman natin na-explain sa mga bata ang usaping private parts? Oo, ito magandang tanong yan, Baby Boobsy. Kapag hindi kasi alam ng mga bata ang ganitong impormasyon, aabusuhin ito ng mga offenders. Ito lang gagawin nila, simple lang. Gumamit ng bikinis or undergarments para maipaliwanag ito. Sabihin sa mga bata na wag na wag pahahawakan, lalo na sa strangers, ang mga part ng nasa loob ng bikinis or undergarments. Kaya ide-demo mo sa mga bata. Halimbawa, si mami ito. Anak, huwag kang papahawak dito. Ganon, ide-demo mo. Diba? Yes, para po maintindihan ng mga bata. Oo. Ang gandang example po noon ni Ate Kong Mitch, idagdag ko pa po na dapat hindi i-secret ng mga bata kung may unsafe touch na nagaganap na sa kanila. Ang mga abusers po kasi ay sasabihin sa bata na isisikreto ang nangyayari at tinatakot po sila. Pero ang dapat gawin ay sabihin po ito sa parents o kung sino man po yung nakakatanda sa paligid nila kapag may gumawa nito sa kanila. Check ka dyan. Tamang-tama yan. Okay? Dapat din malaman ng mga bata na may rights sila to say no. No! Sumigaw sila at humingi ng tulong kapag may mga unsafe touch na nangyayari sa kanila. Opa. At syempre, kailangan open sila sa communication at patuloy na paggabay ng magulang para sa kanilang mga anak para maiwasan ang masasamang pangyayari gaya ng unsafe touch na ito. Tama! Ayan! Always remember our advices, mga parents, and syempre mga kids na tulad ko po. Salamat po, Ate Kong Mitch! Ayan. Perfect! So sana natutunan mo yan, ha? Yan ang lagi ang sasabihin mo. Opo! Basta sa doktor lang ako magpapahawak. Tumayan. Kasi dapat nasa venue lang. Yes! Okay. Siyempre, as always, ako ay magbibigay ng mahalagang impormasyon para sa mahal nating mga bata. At tandaan nyo rin na nandito palagi si Ate Mitch para gumabay sa mga batang Pinoy at masiguro ang inyong kabutihan. Ang tanong ninyo, sagot ko, ito ang bata, sagot kita! Sagot ka!